At nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa marriage, husband and wife relationship. And this morning, let's proceed to marriage in general. Are our marriages God honoring? Now, bago natin sagutin itong ang ating marriage ba ay nakakapagbigay kaluguran sa harapan ng Panginoon? Meron lang tayong mga ilang bagay patungkol sa marriage na kailangan nating ma-refresh mula sa salita ng Diyos. Unang-una, dapat nating malaman that marriage is God-ordained. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa marriage. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa marriage. God created it. Ang Diyos ang lumikha ng marriage. And only God, through His Word, has the right to define what marriage is. And what is marriage according to the Bible's definition? It is a union between, it is a union of a man and a woman. And shall we add, after the fall, it is a union of a sinful man and a sinful woman, so that it takes the grace of God for our marriages to succeed, knowing that both the husband and wife are sinful. And wala pong karapatan ang tao na i-redefine or i-reinterpret ang marriage. God and God alone, as the creator of marriage, has the right to define it. And in a real sense, meron pong katuturan na ang Panginoon po ang naggawa or nag-conduct ng pinakaunang kasal. The first marriage that happened in the Garden of Eden, when He wed together Adam and Eve, ang Diyos po ang nag-officiate sa kanilang marriage. And this, there is a very true sense also in which Christian marriage, there is a sense also na ang marriage ay Christian in nature. Marriage comes from the Holy Scriptures. God created man and He created man for marriage. At sasabihin natin na ang pag-aasawa or ang marriage ay isang pagpapala at kaloob ng Panginoon sa sangkatauhan. Now, because of the fall, I would say because of the fall, dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, not every person will marry. Singleness is a reality. And it's not sinful or shameful. Singleness is not sinful or shameful. Pero kung hindi sana nahulog ang tao sa kasalanan, wala sanang mananatiling single. Kasi it was in the Garden of Eden, hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan, na pre-nounce ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Now after the fall, and it's not shameful in itself, pero meron na pong tayong tinatawag na mga single, celibate, na hindi nag-aasawa. It's not sinful, it's not shameful. In a perfect and an ideal world na nilikha ng Panginoon, pre-nounced na yun sa Garden of Eden, every man would have had a wife and a woman would have had a husband. So meron sanang equal ang ratio ng lalaki at babae. Nangyari. Sorry for that interruption. Equal sana ang ratio ng lalaki at babae. 1:1. Pero ngayon, ano ba ang mas greater population dito sa mundo? Lalaki or babae? Babae ang mas greater population. Sa kakaunting lalaki, marami pang gustong maging babae. And according to the Bible, God created marriage for a man and a woman. God created marriage so that the man and the woman should leave their parents and be joined together as one flesh. Meron kasi magsasabi na ang lalaki lang ang
ang humiwalay sa kanyang mga magulang, pero ang babae hindi kailangan, kasi hindi naman sinabing and a woman shall leave his mother and father and cleave to her husband. Ang lalaki lang. So safe na makitira yung mag-asawa sa magulang ng babae. Pwede ba yon? Pwede ba yon? hindi po. Remember the language of the scriptures, ang man representative yan sa buong mankind. There is in a sense na masculine po ang language ng scriptures, but it represents the entire humanity. Marriage between two men or two women, and ngayon ang mga lesbians ay talagang open na, wala na, hindi na nahihiya. Sa mga malls nakikita natin nag-holding hands. Marriage between two men and two women obviously is a vile distortion of God's loving and gracious purposes. Pakinggan po natin si Doug Wilson. Ang sabi po ni Doug Wilson, because God created Adam and Eve, and not Eve and not Adam and Steve. God created Adam and Eve. Homosexuality is excluded because Adam could find no helper for himself. Because Adam could find no helper for himself among the animals, bestiality is excluded too. Walang helper na makita si Adam from among the animals. Bestiality is excluded too. Ano yung bestiality? Sex with animals. And because God created just one woman for Adam, isang babae lang ang nilikha ng Panginoon para kay Adam, polygamy is forbidden. Polygamy is forbidden. Now, pangalawang sinasabi ng Biblia, wala pong explicit verse dito, pero kung tingnan po natin yung implicature, talagang malinaw na malinaw po yung implication. And the Bible says that marriage is essential to society. Ang marriage po, ang pag-aasawahan, essential yan siya sa lipunan. Meaning to say, marriage is the foundation of society. It is the most foundational relationship to any prosperous society. Bakit po ba natin nasabi yun? Saan po yun sa Biblia? Again, wala pong explicit na masasabi, sinasabi ng Biblia patungkol dito, pero pagkatapos na nilikha ng Panginoon ang lalaki, nilikha na niya kaagad ang babae para maging helpmate ng lalaki. Wala pang church at that time. Bago pa na-organize ang church, na-organize na ang marriage. Wala pang bansa, wala pang society at that time. Bago pa na-constitute ang nation of Israel, bago pa nagkaroon ng civil government, meron na pong marriage. Meron na pong pag-aasawahan. In other words, marriage is essential to society because it is the most foundational relationship to any prosperous society. Saan po natin nakukuha ito? Galing ito kay Jay Adams. Ang sabi po ni Jay Adams, the study of marriage, of the family, and of home life is the study of the most fundamental and basic institution in society. The church, in its formal sense, was not yet founded when God established the family as an institution. The state as a formal institution was not yet in existence when the family was brought into being. The family is foundational. It was first because it is basic. Yun ang, hindi po natin mababasa yan explicitly sa scriptures, pero napakalinaw po ng kanyang implication. At wala po tayong maitatanggi doon. Now, pangatlo po na dapat nating matutunan patungkol sa marriage is, marriage is fundamentally religious or spiritual. Galing po ito sa mga sources na kinukulate po natin. Marriage is fundamentally religious or spiritual. It's not a secular engagement. Although the government regulates marriage, merong family code sa isang bansa. Pero marriage is religious or spiritual. That is,
it's intended, according to our previous studies, it's intended to reflect the relationship between Christ and the church. And that is why it is religious. In a strict sense, mga kapatid, only Christians can truly enter into the foremost purposes intended by God for marriage. Now, hindi ibig sabihin ito na ang marriage ay para lang sa mga Christians. Dahil ang marriage po ay general blessing po yon sa humanity as a whole. It's part of what we call common grace. Common grace po yan. Or God's generic love na pinakita din kahit sa mga hindi mananampalataya. And marriage brings temporal benefit kahit sa mga, or even lasting benefit kahit sa mga hindi mananampalataya. But the point, my dear brethren, is that marriage was ordained by God. Itinalaga ng Panginoon ang marriage upang sumalamin or maging salamin sa ugnayan ng Panginoon at ng kanyang iglesia. So sana po ay naging malinaw po sa atin ito ngayong umagang ito. Now, meron pa po tayong time na naiwan. Tingnan po natin ngayon, pag-aralan po natin ang isa sa limang descriptions mula sa ating pagsaliksik at pag-aaral patungkol sa God-honoring marriage. So this is the first of the five descriptions of a God-honoring marriage that I wish to share with you from the writings of godly pastors that has blessed the church in our generation today, like Jay Adams, Wayne Mack, and all of those respected authors na ginagamit ng Panginoon to treat this kind of subject. Unang-una, the first description of a God-honoring marriage is that it is a unified marriage. Unified. Sa Tagalog po ay marriage na nagkakaisa, may pagkakaisa, ha? Pinag-isa, whatever. Bisaya po ako, may lusot po ako. It is a unified marriage. And totoo po ito kay Kristo at saka sa kanyang bride. Totoo ito sa husband and wife. Lalong totoo ito sa kay Kristo at sa kanyang bride na siyang iglesia. Na talagang inseparable, pinag-isa yun. Pinag-isa, tama pala si Jeff, pinag-isa. Kasi nga, nung pinersecute ni Saul ang church, anong sabi ni Jesus? Saul, Saul, why are you persecuting me? Ang church ang pinersecute, ang inusig ni Pablo, pero sabi ni Jesus, siya ang inusig. And that means, Christ and His church are inseparable. Kaya nga, kung sinasabi mo na ikaw ay Christian, pero ayaw mong magpa-member sa church, hindi yan consistent. Hindi yan consistent. And we have the reason to think na bakit tumanggi ka na tumindig and be part of the body of Christ. Totoo ka ba na kay Kristo? Because it is impossible to be in Christ and be separate from the body of Christ, which is the church. So nakuha po natin yung value ng church membership. Hindi niligtas ng Panginoon ang isang tao pang manatiling mag-isa. Kailangang maidagdag siya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. The church and Christ are inseparable. And in this way, ang sinabi din ng Panginoon sa husband and wife, whatever God has joined together, let no one separate. Or let no man, kung sa King James Version, na mahilig sa mga King James Version dyan, whatsoever God has joined together, let no man put asunder. Kung naunawaan niyo yung salitang asunder by the context. Let no one separate. Genesis chapter 2, verse 23 to 24. Genesis chapter 2, verse 23 to 24. And the Word of God says, at sinabi ng lalaki, it is a unified. Unified. Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto,
At laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. It is a unified relationship. The first woman was taken out of man as a testimony of her purpose to be a helper comparable to him. Verse 23, ang sinabi dito, it speaks of the diction between man and woman. Man was created first, and then woman from man. Pero ang verse 24, nagsasabi ito patungkol sa equality of union. Both man and woman leave their parents and are joined together. So, mali yung palusot ha, na para lang daw yun sa lalaki. So, pwede namang hindi iwanan ng babae yung kanyang nanay at tatay. Doon pa rin sila tumira sa bahay nila. Makitira lang yung husband doon. Hindi po yun. And in many cases, hindi lang in many cases, but in all cases, I tell you, it really creates a problem kung ang mag-asawa ay nakikitira sa pamamahay ng either parents. The Bible must be fulfilled. The man and the woman shall leave their father and mother and cleave to each other. Magsama sila bilang isa sa hiwalay na bubong. Men and women leave their parents. They leave their parents physically, but also, in a sense, they also leave their parents relationally to start a new relationship, to start a new family. There is a sense that they leave their parents relationally. In a sense na meron na silang sariling mga desisyon, meron na silang sariling mga plano na hindi siya magiging healthy kung palaging mag-i-intervene itong mga magulang. Totoo po ba? May problema kapag ang magulang ay nag-i-intervene, nakikialam. Ang tawag po niyan is enmeshment. Enmesh. Enmesh. Yung E-N-M-E-S-H. Yung nakikialam yung mga magulang sa desisyon ng kanilang mga anak na bagong kasal o kahit medyo matagal ng nag-asawa. Pakinggan po natin si Wayne Mack. This of course doesn't mean, according to Wayne Mack, that they cease being sons and daughters, but there's a new family with new authority, and the husband is the head of that new family. Now, Wayne Mack. Ang sabi ni Wayne Mack, to leave your parents means that your relationship to them must be radically changed. It means that you make the husband and wife relationship your priority human relationship. So, ang priority human relationship na ay yung husband and wife. Sa pag-decide on finances, sa pag-decide on child raising, hindi na ang magulang ang nagdidikta, kundi ang salita ng Panginoon na kailangang i-implement ng mag-asawa. Pangalawa, under the unified, marriage is unified. Men and women cleave to each other. The Hebrew word rendered cleave is literally joined or glued, to cling to. The two shall be glued together. The concept is that the two shall stick together through thick and thin, through good times and bad times. Cliche, no? Parang common na. Pero totoo yun. Parang totoo yun. They should be glued together.
Kaya, and my position hasn't changed, my dear brethren, this is not out of condemnatory tone, but this is really out of burden and a little bit sigh because of unfortunate situations sa ating mga kababayan na kailangang paghiwalayin by geographical location because of job. And I am referring to OFWs na mga spouses. Hindi ito ang ideal na situation sa Biblia. Because the husband and wife are meant to stick together, to be glued to each other, and not to be separated by geographical distance because of work. But we are glad na meron ding mga OFW couples na talaga, na sila ay andun sa labas ng bansa. Pero kung maliliit pang mga bata, I don't think that is still healthy. Na ang mga anak ay iniwan sa pangangalaga ng lolo at lola, at yung husband and wife, bagamat magkasama doon sa labas ng bansa, ay hiwalay sa kanilang mga anak. This happens in this world, sadly, but this is not the ideal setup according to the Bible. And again, this is not condemnatory, this is not in a judgmental tone, but this is spoken with sadness in our hearts na bakit kailangan nangyayari ang mga bagay na ito. At kapuri-puri ang mga couples na mag-decide that despite the opportunities to work abroad, ay hindi talaga gagawin dahil naniniwala na ang salita ng Panginoon ay totoo at hindi sila pababayaan ng Diyos kahit nandito tayo sa Pilipinas. Okay? Pangatlo, ang resulta ng kanilang pag-cleave sa each other ay anong yung resulta? Verse 24, Genesis 2:24, what's the result? And the two shall become one flesh. Ang dalawa ay naging iisang laman. The union that exists between a husband and wife is so close and intimate that it's as if they become one person. Yung husband and wife, kinalaunan, ay iisa lang yung wiring ng kanilang pag-iisip. Parang ano, kumbaga, the wife thinks is almost exactly the way the husband thinks. Now, ano bang ibig sabihin ng they shall become one flesh? It means the husband and wife share life together. The unit is unbreakable. Wayne Mack, ang sabi ni Wayne Mack from his book, Sweethearts for a Lifetime, ang sabi po dito, do you have that book? Marriage is a total commitment and a total sharing of the total person with another person until death, hanggang sa kamatayan. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, I hope that this is really our goal, na ang husband and wife ay maging pinag-isa sa lahat ng mga bagay. Wala tayong, hindi na tayo pinapahintulutan ng ating oras na magpatuloy, but I want to give you an idea na sa ating mga goals, especially sa ating mga decisions, ay dapat ding pinag-isa. Kaya communication is necessary. We will expound more on this sa darating na linggo. Sa struggles din, unified din in struggles. Hindi pwedeng ang problema ng husband ay problema lang ng husband at ang wife ay walang pakialam. At yung problema ng wife ay problema lang ng wife at ang husband ay walang pakialam. There should be unified attitude when it comes to struggles. At sa success din, ang success ng husband ay success din ng wife, at ang success ng wife ay success din ng husband. Unified in successes. So unified in goals, unified in struggles, and unified in successes. And I believe that
That's one description of a God-honoring marriage, that it is a unified marriage. We did not have time to expound on those three practical applications, but I hope that you will take time to ponder upon it this week patungkol sa ating pagsasama bilang husband and wife sa ating mga kabiyak. Now, para sa mga single na nandirito, mapalad po kayo. Mapalad po kayo na single pa kayo at narinig ninyo ang mga katuruan ito, dahil papasok kayo sa marriage nang hindi kayo mangangapa. Kasi sa totoo lang, kami nangangapa kami. Sa totoo lang, ang dami naming mga napagdaanang struggles. I've been married for 16 years now. Ang dami naming napagdaanang struggles na hindi sana napagdaanan or naiwasan sana kung meron lang kaming kaalaman mula sa salita ng Diyos. How blessed you are, single brethren in this church, that you will enter into the realm of marriage not ignorant of the principles that you have to live by sa marriage. But how stupid or foolish you are, that in spite of the learning that you gained from the study of the Word of God, ay hindi nyo may apply sa sarili ninyo. That's stupidity at its peak. Pero sana huwag na wang mangyari. God forbid. At para sa mga dumaan na sa, ano man tawag nito, dumaan na sa mga whirlwind situations bago natutunan itong katotohanan ito, this makes life more exciting, because we can start all over again by God's grace. May kanta si Natalie Cole na we're starting over again. Pwedeng maging totoo yan sa mga couple na dumaan na sa iba't ibang situation, pero hindi nagkaroon ng kaalaman, pero ngayon nagkaroon ng kaalaman. May the grace of God enable us to apply these things. At para sa mga young couple katulad ni Jeff at saka ni Glory Ben, this is our prayer, that you will most especially demonstrate the teachings of the scriptures concerning marriage. Tumawa po si Harry. We pray that you will most especially demonstrate, the two of you, na matutunghayan ng buong iglesia, not because you want to exalt yourself, but because we want to prove that the Word of God is true. At para sa mga kapatid natin na wala pa sa Panginoon, if marriage is ordained by God to reflect His relationship with His church, for your sake, my dear friends, do not treat marriage lightly. Marriage is not a trial and error. It's not an experiment na magsama muna ng tatlong taon at kung mag-click, saka palang magpakasal. That's the wisdom of the world. At yun ang dahilan kung bakit nasira ang ating mga lipunan. Isa yan sa mga dahilan. Pero higit sa lahat, naway makilala mo si Kristo. Maaring magkaroon ka ng asawa at ma-enjoy mo yung common grace ng marriage, pero ang pinaka-importanting marriage na maranasan mo is yung maging kaisa ka kay Kristo. Ikaw ay makasalanan, hindi ka katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang tanging paraan upang maging katanggap-tanggap ka ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Mabayaran ang kasalanan mo, wala kang kapangyarihang magbayad dyan. Ang dugo ni Jesu Kristo ang pambayad. Nawa po ay maging kaisa ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa mga blessings na aming natutunan mula sa inyong salita. At nawa po ay tulungan ninyo kami na may-apply namin ang lahat ng ito sa aming buhay. Naway ginamit ninyo ang pangangaral ng Sunday School kahit papaano upang himukin ang mga makasalanan, tawagin sila at dalhin sila sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo. Bless us, O God, as we spend the remaining time sa aming panambahan sa araw na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong 5 minutes para maganda.
At nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa marriage, husband and wife relationship. And this morning, let's proceed to marriage in general. Are our marriages God honoring? Now, bago natin sagutin itong ang ating marriage ba ay nakakapagbigay kaluguran sa harapan ng Panginoon? Meron lang tayong mga ilang bagay patungkol sa marriage na kailangan nating ma-refresh mula sa salita ng Diyos. Unang-una, dapat nating malaman that marriage is God-ordained. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa marriage. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa marriage. God created it. Ang Diyos ang lumikha ng marriage. And only God, through His Word, has the right to define what marriage is. And what is marriage according to the Bible's definition? It is a union between, it is a union of a man and a woman. And shall we add, after the fall, it is a union of a sinful man and a sinful woman so that it takes the grace of God for our marriages to succeed, knowing that both the husband and wife are sinful. And wala pong karapatan ang tao na i-redefine or i-reinterpret ang marriage. God and God alone, as the creator of marriage, has the right to define it. And in a real sense, meron pong katuturan na ang Panginoon po ang naggawa or nag-conduct ng pinakaunang kasal. The first marriage that happened in the Garden of Eden, when He wed together Adam and Eve, ang Diyos po ang nag-officiate sa kanilang marriage. And there is a very true sense also in which Christian marriage, there is a sense also na ang marriage ay Christian in nature. Marriage comes from the Holy Scriptures. God created man and He created man for marriage. At sasabihin natin na ang pag-aasawa or ang marriage ay isang pagpapala at kaloob ng Panginoon sa sangkatauhan. Now, because of the fall, I would say because of the fall, dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, not every person will marry. Singleness is a reality. And it's not sinful or shameful. Singleness is not sinful or shameful. Pero kung hindi sana nahulog ang tao sa kasalanan, wala sanang mananatiling single. Kasi it was in the Garden of Eden, hindi pa nahulog ang tao sa kasalanan, na pronounce ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Now after the fall, and it's not shameful in itself, pero meron na pong tayong tinatawag na mga single, celibate, na hindi nag-aasawa. It's not sinful, it's not shameful. In a perfect and an ideal world na nilikha ng Panginoon, pre-announced na yun sa Garden of Eden, every man would have had a wife and a woman would have had a husband. So meron sanang equal ang ratio ng lalaki at babae. Nangyari. Sorry for that interruption. Equal sana ang ratio ng lalaki at babae. 1:1. Pero ngayon, ano ba ang mas greater population dito sa mundo? Lalaki o babae? Babae ang mas greater population. Sa kakaunting lalaki, marami pang gustong maging babae. And according to the Bible, God created marriage for a man and a woman. God created marriage so that the man and the woman should leave their parents and be joined together as one flesh. Meron kasi magsasabi na ang lalaki lang ang
ang humiwalay sa kanyang mga magulang, pero ang babae hindi kailangan, kasi hindi naman sinabing and a woman shall leave his mother and father and cleave to her husband. Lalaki lang. So safe na makitira yung mag-asawa sa magulang ng babae. Pwede ba yon? Pwede ba yon? hindi po. Remember the language of the scriptures, ang man representative yan sa buong mankind. There is in a sense na masculine po ang language ng scriptures, but it represents the entire humanity. Marriage between two men or two women, and ngayon ang mga lesbians ay talagang open na, wala na, hindi na nahihiya. Sa mga malls nakikita natin nag-holding hands. Marriage between two men and two women obviously is a vile distortion of God's loving and gracious purposes. Pakinggan po natin si Doug Wilson. Ang sabi po ni Doug Wilson, because God created Adam and Eve, and not Eve and not Adam and Steve. God created Adam and Eve. Homosexuality is excluded because Adam could find no helper for himself. Because Adam could find no helper for himself among the animals, bestiality is excluded too. Walang helper na makita si Adam from among the animals. Bestiality is excluded too. Ano yung bestiality? Sex with animals. And because God created just one woman for Adam, isang babae lang ang nilikha ng Panginoon para kay Adam, polygamy is forbidden. Polygamy is forbidden. Now, pangalawang sinasabi ng Biblia, wala pong explicit verse dito, pero kung tingnan po natin yung implicature, talagang malinaw na malinaw po yung implication. And the Bible says that marriage is essential to society. Ang marriage po, ang pag-aasawahan, essential yan siya sa lipunan. Meaning to say, marriage is the foundation of society. It is the most foundational relationship to any prosperous society. Bakit po ba natin nasabi yun? Saan po yun sa Biblia? Again, wala pong explicit na masasabi, sinasabi ng Biblia patungkol dito, pero pagkatapos na nilikha ng Panginoon ang lalaki, nilikha na niya kaagad ang babae para maging helpmate ng lalaki. Wala pang church at that time. Bago pa na-organize ang church, na-organize na ang marriage. Wala pang bansa, wala pang society at that time. Bago pa na-constitute ang nation of Israel, bago pa nagkaroon ng civil government, meron na pong marriage. Meron na pong pag-aasawahan. In other words, marriage is essential to society because it is the most foundational relationship to any prosperous society. Saan po natin nakukuha ito? Galing ito kay Jay Adams. Ang sabi po ni Jay Adams, the study of marriage, of the family, and of home life is the study of the most fundamental and basic institution in society. The church, in its formal sense, was not yet founded when God established the family as an institution. The state as a formal institution was not yet in existence when the family was brought into being. The family is foundational. It was first because it is basic. Yun ang, hindi po natin mababasa yan explicitly sa scriptures, pero napakalinaw po ng kanyang implication. At wala po tayong maitatanggi doon. Now, pangatlo po na dapat nating matutunan patungkol sa marriage is, marriage is fundamentally religious or spiritual. Galing po ito sa mga sources na kinukulate po natin. Marriage is fundamentally religious or spiritual. It's not a secular engagement. Although the government regulates marriage, merong family code sa isang bansa. Pero marriage is religious or spiritual. That is,
it's intended, according to our previous studies, it's intended to reflect the relationship between Christ and the church. And that is why it is religious. In a strict sense, mga kapatid, only Christians can truly enter into the foremost purposes intended by God for marriage. Now, hindi ibig sabihin ito na ang marriage ay para lang sa mga Christians. Dahil ang marriage po ay general blessing po yon sa humanity as a whole. It's part of what we call common grace. Common grace po yan. Or God's generic love na pinakita din kahit sa mga hindi mananampalataya. And marriage brings temporal benefit kahit sa mga, or even lasting benefit kahit sa mga hindi mananampalataya. But the point, my dear brethren, is that marriage was ordained by God. Itinalaga ng Panginoon ang marriage upang sumalamin or maging salamin sa ugnayan ng Panginoon at ng kanyang iglesia. So sana po ay naging malinaw po sa atin ito ngayong umagang ito. Now, meron pa po tayong time na naiwan. Tingnan po natin ngayon, pag-aralan po natin ang isa sa limang descriptions mula sa ating pagsaliksik at pag-aaral patungkol sa God-honoring marriage. So this is the first of the five descriptions of a God-honoring marriage that I wish to share with you from the writings of godly pastors that has blessed the church in our generation today, like J. Adams, Wayne Mack, and all of those respected authors na ginagamit ng Panginoon to treat this kind of subject. Unang-una, the first description of a God-honoring marriage is that it is a unified marriage. Unified. Sa Tagalog po ay marriage na nagkakaisa, may pagkakaisa, ha? Pinag-isa, whatever. Bisaya po ako, may lusot po ako. It is a unified marriage. And totoo po ito kay Kristo at saka sa kanyang bride. Totoo ito sa husband and wife. Lalong totoo ito sa kay Kristo at sa kanyang bride na siyang iglesia. Na talagang inseparable, pinag-isa yun. Pinag-isa, tama pala si Jeff, pinag-isa. Kasi nga, nung pinersecute ni Saul ang church, anong sabi ni Jesus? Saul, Saul, why are you persecuting me? Ang church ang pinersecute, ang inusig ni Pablo, pero sabi ni Jesus, siya ang inusig. And that means, Christ and His church are inseparable. Kaya nga, kung sinasabi mo na ikaw ay Christian, pero ayaw mong magpa-member sa church, hindi yan consistent. Hindi yan consistent. And we have the reason to think na bakit tumanggi ka na tumindig and be part of the body of Christ? Totoo ka ba na kay Kristo? Because it is impossible to be in Christ and be separate from the body of Christ, which is the church. So nakuha po natin yung value ng church membership. Hindi niligtas ang Panginoon, hindi niligtas ng Panginoon ang isang tao pang manatiling mag-isa. Kailangang maidagdag siya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. The church and Christ are inseparable. And in this way, ang sinabi din ng Panginoon sa husband and wife, whatever God has joined together, let no one separate. Or let no man, kung sa King James Version, na mahilig sa mga King James Version dyan, whatsoever God has joined together, let no man put asunder. Kung naunawaan niyo yung salitang asunder by the context. Let no one separate. Genesis chapter 2, verse 23 to 24. Genesis chapter 2, verse 23 to 24. And the Word of God says, at sinabi ng lalaki, it is a unified. Unified. Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto,
at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. It is a unified relationship. The first woman was taken out of man as a testimony of her purpose to be a helper comparable to him. Verse 23, ang sinabi dito, it speaks of the diction between man and woman. Man was created first, and then woman from man. Pero ang verse 24, nagsasabi ito patungkol sa equality of union. Both man and woman leave their parents and are joined together. So, mali yung palusot ha, na para lang daw yun sa lalaki. So, pwede namang hindi iwanan ng babae yung kanyang nanay at tatay. Doon pa rin sila tumira sa bahay nila. Makitira lang yung husband doon. Hindi po yun. And in many cases, hindi lang in many cases, but in all cases, I tell you, it really creates a problem kung ang mag-asawa ay nakikitira sa pamamahay ng either parents. The Bible must be fulfilled. The man and the woman shall leave their father and mother and cleave to each other. Magsama sila bilang isa sa hiwalay na bubong. Men and women leave their parents. They leave their parents physically, but also, in a sense, they also leave their parents relationally to start a new relationship, to start a new family. There is a sense that they leave their parents relationally. In a sense na meron na silang sariling mga desisyon, meron na silang sariling mga plano na hindi siya magiging healthy kung palaging mag-i-intervene itong mga magulang. Totoo po ba? May problema kapag ang magulang ay nag-i-intervene, nakikialam. Ang tawag po niyan is enmeshment. Enmesh. Enmesh. Yung E-N-M-E-S-H. Yung nakikialam yung mga magulang sa desisyon ng kanilang mga anak na bagong kasal o kahit medyo matagal ng nag-asawa. Pakinggan po natin si Wayne Mack. This of course doesn't mean, according to Wayne Mack, that they cease being sons and daughters, but there's a new family with new authority, and the husband is the head of that new family. Now, Wayne Mack. Ang sabi ni Wayne Mack, to leave your parents means that your relationship to them must be radically changed. It means that you make the husband and wife relationship your priority human relationship. So, ang priority human relationship na ay yung husband and wife. Sa pag-decide on finances, sa pag-decide on child raising, hindi na ang magulang ang nagdidikta, kundi ang salita ng Panginoon na kailangang i-implement ng mag-asawa. Pangalawa, under the unified, marriage is unified. Men and women cleave to each other. The Hebrew word rendered cleave is literally joined or glued, to cling to. The two shall be glued together. The concept is that the two shall stick together through thick and thin, through good times and bad times. Cliche, no? Parang common na. Pero totoo yun. Parang totoo yun. They should be glued together.
Kaya, and my position hasn't changed, my dear brethren. This is not out of condemnatory tone, but this is really out of burden and a little bit sigh because of unfortunate situations sa ating mga kababayan na kailangang paghiwalayin by geographical location because of job. And I am referring to OFWs na mga spouses. Hindi ito ang ideal na situation sa Biblia. Because the husband and wife are meant to stick together, to be glued to each other, and not to be separated by geographical distance because of work. But we are glad na meron ding mga OFW couples na talaga, na sila ay andun sa labas ng bansa. Pero kung maliliit pang mga bata, I don't think that is still healthy. Na ang mga anak ay iniwan sa pangangalaga ng lolo at lola, at yung husband and wife, bagamat magkasama doon sa labas ng bansa, ay hiwalay sa kanilang mga anak. This happens in this world, sadly, but this is not the ideal setup according to the Bible. And again, this is not condemnatory, this is not in a judgmental tone, but this is spoken with sadness in our hearts na bakit kailangan nangyayari ang mga bagay na ito. At kapuri-puri ang mga couples na mag-decide that despite the opportunities to work abroad, ay hindi talaga gagawin dahil naniniwala na ang salita ng Panginoon ay totoo at hindi sila pababayaan ng Diyos kahit nandito tayo sa Pilipinas. Okay? Pangatlo, ang resulta ng kanilang pag-cleave sa each other ay anong ang resulta? Verse 24, Genesis 2:24, what's the result? And the two shall become one flesh. Ang dalawa ay naging iisang laman. The union that exists between a husband and wife is so close and intimate that it's as if they become one person. Yung husband and wife, kinalaunan, ay iisa lang yung wiring ng kanilang pag-iisip. Parang ano, kumbaga, the wife thinks is almost exactly the way the husband thinks. Now, ano bang ibig sabihin ng they shall become one flesh? It means the husband and wife share life together. The unit is unbreakable. Wayne Mack, ang sabi ni Wayne Mack from his book, Sweethearts for a Lifetime, ang sabi po dito, do you have that book? Marriage is a total commitment and a total sharing of the total person with another person until death, hanggang sa kamatayan. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, I hope that this is really our goal, na ang husband and wife ay maging pinag-isa sa lahat ng mga bagay. Wala tayong, hindi na tayo pinapahintulutan ng ating oras na magpatuloy, but I want to give you an idea na sa ating mga goals, especially sa ating mga decisions, ay dapat ding pinag-isa. Kaya communication is necessary. We will expound more on this sa darating na linggo. Sa struggles din, unified din in struggles. Hindi pwedeng ang problema ng husband ay problema lang ng husband at ang wife ay walang pakialam. At yung problema ng wife ay problema lang ng wife at ang husband ay walang pakialam. There should be unified attitude when it comes to struggles. At sa success din, ang success ng husband ay success din ng wife, at ang success ng wife ay success din ng husband. Unified in successes. So unified in goals, unified in struggles, and unified in successes. And I believe that that's one description
of a God-honoring marriage, that it is a unified marriage. We did not have time to expound on those three practical applications, but I hope that you will take time to ponder upon it this week patungkol sa ating pagsasama bilang husband and wife sa ating mga kabiyak. Now, para sa mga single na nandirito, mapalad po kayo. Mapalad po kayo na single pa kayo at narinig ninyo ang mga katuruang ito, dahil papasok kayo sa marriage nang hindi kayo mangangapa. Kasi sa totoo lang, kami nangangapa kami. Sa totoo lang, ang dami naming mga napagdaanang struggles. I've been married for 16 years now. Ang dami naming napagdaanang struggles na hindi sana napagdaanan or naiwasan sana kung meron lang kaming kaalaman mula sa salita ng Diyos. How blessed you are, single brethren in this church, that you will enter into the realm of marriage not ignorant of the principles that you have to live by sa marriage. But how stupid or foolish you are that in spite of the learning that you gained from the study of the Word of God, hindi nyo may apply sa sarili ninyo. That's stupidity at its peak. Pero sana huwag na wang mangyari. God forbid. At para sa mga dumaan na sa dumaan na sa mga whirlwind situations bago natutunan itong katotohanan ito, this makes life more exciting because we can start all over again by God's grace. May kanta si Natalie Cole na we're starting over again. Pwedeng maging totoo yan sa mga couple na dumaan na sa iba't ibang situation pero hindi nagkaroon ng kaalaman, pero ngayon nagkaroon ng kaalaman. May the grace of God enable us to apply these things. At para sa mga young couple katulad ni Jeff at saka ni Glory Ben, this is our prayer that you will most especially demonstrate the teachings of the scriptures concerning marriage. Tumawa po si Harry. We pray that you will most especially demonstrate, the two of you, na matutunghayan ng buong iglesia, not because you want to exalt yourself, but because we want to prove that the Word of God is true. At para sa mga kapatid natin na wala pa sa Panginoon, if marriage is ordained by God to reflect His relationship with His church, for your sake, my dear friends, do not treat marriage lightly. Marriage is not a trial and error. It's not an experiment na magsama muna ng tatlong taon at kung mag-click, saka palang magpakasal. That's the wisdom of the world. At yun ang dahilan kung bakit nasira ang ating mga lipunan. Isa yan sa mga dahilan. Pero higit sa lahat, naway makilala mo si Kristo. Maaring magkaroon ka ng asawa at ma-enjoy mo yung common grace ng marriage. Pero ang pinaka-importanting marriage na maranasan mo is yung maging kaisa ka kay Kristo. Ikaw ay makasalanan, hindi ka katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang tanging paraan upang maging katanggap-tanggap ka ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Mabayaran ang kasalanan mo, wala kang kapangyarihang magbayad dyan. Ang dugo ni Hesus Kristo ang pambayad. Nawa po ay maging kaisa ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa mga blessings na aming natutunan mula sa inyong salita. At nawa po ay tulungan ninyo kami na mai-apply namin ang lahat ng ito sa aming buhay. Naway ginamit ninyo ang pangangaral ng Sunday School kahit papaano upang himukin ang mga makasalanan, tawagin sila at dalhin sila sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo. Bless us, O God, as we spend the remaining time sa aming panambahan sa araw na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong 5 minutes para maghanda.